ang kanyang kamay ng mga malalaking pako. Okay? He was full of joy. Nung nandun po siya sa krus at hinihiya siya sa maraming mga tao, he was full of joy. Nung tumutulog ang kanyang dugo, he was full of joy. He endured the cross. Why? Because of joy. Listen, mga kapatid ko. Ito ang sinasabi ng aking Panginoong Yesus. The same joy is what we receive and what we'll receive from Him. Alam po ninyo, matindi rito, kung bakit ako nag-ugna. What a power! What a power! Alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga tao, para lamang makalimutan ang pain, ang disappointment, magpapakalangulangu sa alak. Tama? Amen. Magwawala. Papatay. Maguhuramentado. Yung iba, babayad ng malaki para lamang makalimutan ang nararanasan niyang problema. Pupunta sa ibang bansa o kaya makakain ng masarap para makalimutan, okay, ang dinadanas niyang mga pains. Pero ang katotohanan, nandun pa rin sa loob at hindi maaalis sapagkat ito'y mas malalim. Ang sagot, mga kapatid ko, ay joy. Ang kailangan natin sa mundong ito ay tunay na kagalakan. Sabi nga iba, you can buy happiness, but you cannot buy joy. Because happiness, okay, ay ino-offer ng mundo. Pleasure, leisure, nandyan yan. Vacation to Hawaii, okay? Yung mga bagay-bagay na you can buy new cars, new houses, pwede mong yan yan. Pero pagka nakatira ka na rin sa malaking bahay at sinakyan mo na yung magandang kotse, ang tanong, masaya ka ba talaga? Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, tingnan mo ang buhay mo noon. Lahat na naranasan mo, lahat ginawa mo na just to be happy. Pero ngayong ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, nagsuko ng buhay sa Kanya. Okay? Ano nangyayari ngayon? Bumabaw na ang kaligayahan mo ngayon. Pero unexplainable ang kagalakan nandun sa loob na yun. Masayang masaya ka. Kaya gusto kong isipin natin ngayon, mga kapatid ko, okay, na kung tayo man dito ngayon ay sinasabi mong sinusuko ko ang buhay ko sa aking Diyos, huwag kang mag-alala sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng joy. Nagagalak siya sa'yo. Okay? Bibigyan ka niya ng hindi lang ng kapayapaang hindi malirip na sanlibutan ito. Okay? Kung hindi lang yan, kung hindi, magugulat ka sa mga dinadaanan mong sitwasyon. Nasasaktan ka. Yun nga sinabi ko ngayon, sabi ko nga kanina kay Sister Karen, okay? Na maaaring nasasaktan ka ngayon, pero kakayanan mo yan sapagkat bibigyan ka ng joy ng Diyos sa buhay mo ito. Maaaring nandoon, makikita mo yung Sister Karen, makikita niya yung kabaong, yung katawan, yung bangkay ng kanyang dalaga. Ang pakasakit! Pero alam po ninyo, sa mundong ito, iba-ibang klaseng problema at sakit ang nararanasan natin, hindi lang kamatayan. Tama po ba? Amen. Pero kagaya noon, bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para tayo po ay managumpay at malampasan natin ang mabigat na sitwasyon ng buhay. Amen. Si Jesus Christ po, nalampasan niya ang kamatayan sa krus because of joy. At kung sino man dito ngayon ang totoo magsusuko ng buhay sa Kanya, you will surrender your will in exchange to God's will. I will tell you, same joy shall be received by those people who will know, who will experience surrender, okay, sa Panginoon. Amen? So, amen. So, isipin natin yan. Okay? The fullness of joy. Next, last but not the least, is if you will know how to reveal to surrender your life to God, God will reveal Himself to you. Jesus will show Himself to you. Sabi po ni Jesus Christ, tingnan po ninyo sa mga taong sumusunod. John chapter 14 verse 21. Tingnan po niya sabi. Whoever has my commands and obey them. Ayan na naman, ha? Again, we're talking about knowing God's command and obeying Him. Obeying His will. Not my personal command,
but your command, O God. Tingnan po natin, sabi ni Jesus Christ, sino man ang nakaka mayroon ng aking kautusan at sumusunod sa aking kautusan, sabi niya ganon, ibig sabihin, he loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Now, tingnan po natin, medyo ano na tayo dito, no? Tingnan po natin yung sinabi ni Jesus Christ dito. Sabi niya na, I too will love him and show myself to him. God will reveal, Jesus Christ will reveal himself to you. Doon lang sa mga taong mayroong kumandang Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, at nagsasagawa nito. Sabi niya ganun, mamahalin ko siya, at ang sabi ni Jesus Christ dito, ako ay magpapahayag sa kanya. May kapahayagan ng ating Panginoon Jesus. Alam po ninyo mga kapatid, kung bakit ko sinasabi ngayon ito, kasi napaka importante ng nakikita si Kristo sa ating buhay. Amen? Amen. Sapagkat itong mundong ito, yung mga kasama niyo sa trabaho, yung mga kaibigan nating wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, alam niyo kung bakit minsan, kahit nanguulit na tayong share natin sila ng salita ng Diyos, pero parang ayaw pa sila o urong-sulong sila sa ating pagsishare. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat naghihintay silang makita si Jesus Kristo sa buhay natin. Nakita po ninyo, minsan hindi mo na kinakailangan pa ipakita o i-share, sabihin sa kanila, ako'y Kristiyano. Sapagkat sila mismo minsan na mag-approach sa'yo kung si Kristo ay nare-reveal sa buhay mo. Sila mismo sasabihin nila sa'yo, alam mo, kung bakit kita kinuusap, alam mo, iba ka sa kanila. Ang dami-dami natin mga Pilipino rito, pero alam mo, iba ka. Iba kang magsalita, iba kang kumilos. Hindi ko nakikitang ikaw ay kasing gagaslaw nila. Ang mga binabanggit mong salita, bagamat hindi ka nagsasalita ng tungkol kay Lord, kasi iba sa atin, talaga parang makita nilang Kristiyano ako, ay, ayaw ni Lord yan. Ay, kasi si... Oh, hindi ko naman sinasabing masama yon, pero you know, ang sinasabi ko lang dito is, you know, by the way you talk, people will know that there is Christ in you. Ultimo nga yung mga Kristiyano na may ayaw, tinatago nila yung kanilang pagiging Kristiyano eh. Pagka nakita ka nila, sasabihin ito, Kristiyano ito. Sigurado ko. Why? Sapagkat nakikita niya si Kristo sa buhay. Abat hindi, ang mga unbeliever na kasama natin, nagbabantay sa atin yan. Naghihintay sa atin yan. Hinahanap niya na itong isang ito, iba siya. Or iba, sasabihin, iba ka na. Okay? Hindi lang sasabihin iba na, iba ka, kundi iba ka na, kasi maaaring pagkakakilala nila sa iyo ay ganito eh. Okay? But suddenly there's a change. May pagbabago. Alam mo niyo kung bakit magkakaroon ng pagbabago? Because God will reveal himself to you. Ipapahayag ang ating Panginoon sa ating buhay, at pagka nagpahayag siya, whether you like it or not, mababago ka. Ito 'yung nangyari kay Pablo eh. Alam niyo po ba si Pablo, nung tumanggap siya sa ating Panginoong Jesus, nung siya nabulag at pinagaling ni nakalimutan ko yung pangalan ni Okay, yung nagpagaling sa kanya. Ananias. Ananias, yes. So ano nangyari?